Isang masaklap na katotohanan sa ating lipunan ang pagkakaroon ng mga tinatawag nating GRO, Prosti at Cogirl. Mga kababayan natin na naging kabuhayan na ang pagbibenta ng laman. Hindi na iba sa atin ang mga minor de edad na napapasok sa trabaho na ito. Tanungin at alamin natin sa interview ko na ito kung paano sila nakapasok sa mundong ito. Magandang umaga, kumusta ka? Okay lang po ako. Una sa lahat, paano ka napasok sa trabaho na ito? Napasok po ako dahil namin sa kahirapan ng buhay namin, kaya po ito ginagawa. So, gusto mo ba ang trabaho na ito? Sa totoo lang po, hindi ko po gusto kasi alam ko naman mali ito pero ginagawa ko pa rin. Wala po kasi akong ibang dahilan kundi gawin ito. Ano ang mga naging reaksyon ng pamilya mo, kaibigan? Alam ba nila? Actually po, hindi. Kasi hindi ko sinasabi sa kanila. Totoo po niya, nagsinungaling lang po ako na nagtrabaho ako sa mga pinahalo trabaho. Pero hindi ako nagsasalita na ganito yung ginagawa ko. Hindi ka ba natatakot na baka magkaroon ka ng sakit sa trabaho mo? Hindi po, dahil sinisigurado ko po na gumagamit ako ng mga protection tulad ng mga contraceptives. Naabuso ka na ba? Depende po sa kaugalian ng mga kliyente ko. Sa palagay mo, hanggang kailan mo ito gagawin? Hindi ko po alam kasi ako lang po ang nasa ng mga pamilya ko. Gusto mo bang huminto na sa trabaho na ito? Oo, kung mayroon na po ako magandang trabaho. Pero sa ngayon po, gagawin ko po muna ito kahit alam kong mali. Sa mga kababaihan dyan na gustong pumasok sa trabaho na ito, anong maipapayo mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po sa mga kababayan na gustong pumasok sa trabaho ito, magkaharap po kayo na mabuti, huwag niyo po akong gayahin. At huwag niyo po sayangin ang magandang kinabukasan na ibigay sa iyo ng mga magulang at lalo na po sa Panginoon. Maraming salamat at pinaulakan mo kami. Mga naman po. Ang prostitusyon ay isa sa mga problema ng bansa. Habang patuloy ang kahirapan, patuloy na tataas ang kaso ng prostitusyon. Patuloy na dadami ang bilang ng mga nagiging biktima nito, katulad ni Vanessa. Huwag tayong mapanghusga sa mga kagaya ni Vanessa. Alamin muna natin ang kanyang storya. At ito ang kwento ng isang kalapating mababa ang lipad.